What's up sa inyo mga dudes? Sa mga di nakakilala sa akin, ako nga pala si Johnzelle de Villa, isang nutritionist na nakabase dito sa Pilipinas. Today ngayong araw, titignan natin kung ano nga ba ang laman ng aking grocery bag at kung papasabay ito sa mata ng isang nutritionist na kagaya ko. Unang-una, ayan, tinapay. Sunod naman ay oats. Meron din tayong noodles. Pansit ba ito? Mga saging. At cookies. Carbohydrates is our main source of energy. Isang uri naman ng carbohydrates ay ang fiber na makikita sa wheat, at oats. Kasama rin dito ang mga prutas dahil may fiber din sila at gulay. Tumutulong ang fiber na mapadali ang digestion para maramdaman natin puno na tayo at para ma-regulate ang blood cholesterol. So bago pumasok, syempre kailangan ko ng energy. Makukuha ko yan dito sa mga carbohydrate-rich foods. Itlog. Dairy product. Probiotic drink. Dairy product. Keso. Dairy product, gatas, at isa pang dairy product, cream. So protein naman, tumutulong ito sa pag-repair ng tissues at para na rin sa ating growth. So as an adult, nasa growing stage pa rin ako. So kailangan ko kumain ng mga pagkain na rich in proteins. Siyempre kailangan nyo rin kainin yan. Sa trabaho, hindi maiiwasang maglalakad. So, kailangan ko ng energy at pang-repair ng aking muscles tulad ng proteins. Tuna. So, ang tuna, may protina rin yan. At meron din yung fats tulad ng omega-3 fatty acid. Ang fats ay tumutulong para ma-absorb natin ang essential nutrients sa ating katawan. Multivitamins. So, merong mga vitamina na fat-soluble tulad ng vitamins A, D, E, at saka K. In short, ADIC. So, tumutulong yung fats para ma-absorb yon. Meron na namang mga vitamina tulad ng vitamin C na makukuha sa kalmansi at vitamin D na water soluble. Kaya ugaliin din natin uminom ng 8 ounce glass of water a day. So, pag pumapasok sa trabaho, tumbler lang ang dala ko. Pwede namang mag-refill dun sa pinapasukan ko. So, okay na rin yun. Huling naman ang ating bag ay ang salt at sugar tulad ng chicheria at matamis na pagkain. Siyempre kailangan pagkakainin natin ito, keep it in moderation. Tandaan, lahat ng sobra masama. At saka, mas maganda na umiwas pa rin tayo sa mga processed foods tulad na ito dahil hindi healthy. Speaking of healthy, hindi lang sa pagkain tayo kailangan maging healthy. Dapat sa gawain din. Headband. Ginagamit ko ito para pantaas ng aking buhok. O kaya naman, pwede rin gamitin as blindfold. Ugaliin natin kumpletuhin ng 7 to 9 hours of sleep every day to keep ourselves healthy. Yun lang.